Ayon sa pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force na hindi umano pinakinggan ng mga Chinese pilot ang kanilang babala, kaya nagpakawala ng isang surface-to-air missile ang Japanese Navy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sinabi sa isang report na hindi umano umobra ang ipinagmamalaking Sindo G-20 stealth fighter jet ng People's Liberation Army Air Force sa naval surface-to-air missile system ng Japanese Navy sa East China Sea. Sinabi sa report ng Japan Maritime Self-Defense Force na detect umano ng isang warship nito sa East China Sea malapit sa Shinkaku Island ang dalawang Chinese G-20 fighter jet habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Japanese Navy sa lugar. Sinubukan pa umanong itaboy ng Japanese Navy ang dalawang Chinese aircraft at binala ng mga ito na huwag pumasok sa exclusive economic zone ng Japan, ngunit dire-diretso ang paglipad ng mga fighter jet patungo sa Shinkaku. Ayon sa pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force na hindi umano pinakinggan ng mga Chinese pilot ang kanilang babala, kaya nagpakawala ng isang surface-to-air missile ang Japanese Navy upang takutin ang mga Chinese. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Chinese state media na pinaalis umano ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isa pang Pilipino vessel malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw. Ang Chinese Coast Guard ay hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon sa kanilang pahayag, ngunit ito umano ang pinakabagong insidente na nangyari sa pagitan ng CCG at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at Chinese government ay paulit-ulit na nagbabangayan nitong mga nakaraang buwan dahil sa nasabing bahura na kung saan ay ikinihit ng Manila na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Pareho din nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas sa China tungkol sa mga ginagawang agresibong maniobra ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na naging dahilan naman upang ipatawag ang isang Chinese diplomat sa Manila. Nauna nang sinabi ng China at Pilipinas na maghahanap ang dalawang bansa ng mas maayos na komunikasyon at management tungkol sa mga nangyayaring insidente sa West Philippine Sea, ngunit tumaas pa rin ang tensyon matapos pinili ng Manila na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na kung saan dumadaan ang mahigit sa $3 trillion na halaga ng mga kalakal bawat taon, kabilang ang mga lugar na inaangkin din ng Pilipinas, Brunei, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Samantala, sa ibang mga ulat, itinali umano ng mga tauhan ng Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa West Philippine Sea matapos muntikan itong tumakas. Sinabi sa report na nagsasagawa na sana ng inspeksyon ng Coast Guard, ngunit bigla umanong pinaandar ng mga Chinese ang makina ng kanilang fishing boat. Agad naman tumalon ang mga tauhan ng Coast Guard sa nasabing fishing boat upang pigilan ang mga Chinese na umalis sa lugar. Sinabi rin sa report na wala naman nasaktan sa nangyaring insidente. Sinabi na mayroong hindi bababa sa 10 mga tripulante ang sakay ng nasabing fishing boat at matapos ang ginawang inspeksyon, sinabi rin ng Coast Guard na walang anumang paglabag ang Chinese vessel.
Iniulat naman ito matapos duse-duse ng mga Chinese militia bishel ang namonitor ng Estados Unidos malapit sa mga islang kinokontrol ng Pilipinas, kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa defense at security expert na si Raymond Fowell, sinabi nito na batay sa kanilang automatic tracking system o ATS, hindi bababa sa 7 Chinese maritime militia vessel ang nakita malapit sa Pag-asa Island, habang ang BRP Mercora Aquino naman ng Philippine Coast Guard ay nakaangkla rin malapit sa nasabing isla. 15 Chinese maritime militia vessel naman ang nakita na nagkukumpulan malapit sa Iroquois Reef, na kung saan ay nasa loob rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas at 125 nautical miles lamang mula sa baybayin ng Palawan. Noong Lunes, 6 na pinaniniwala ang Chinese Maritime Militia Vessel ang namonitor malapit sa Farsal Islands, at kinabukasan ay tumungo ang mga ito sa katimugang bahagi ng West Philippine Sea. Noong nakaraang buwan, iniulat ng Philippine Coast Guard ang pagbabasa bilang ng mga pinanghihinalaang Chinese Maritime Militia Vessel sa Pag-asa Island, ngunit ngayon unti-unti umanong bumabalik ang mga Chinese sa lugar. Sinabi ng Philippine Coast Guard na nakita nila ang mga Chinese vessel habang nagsasagawa ang mga tauhan nito ng Maritime Domain Awareness Right sa Pag-asa Island sa Ayong Insol at Sabina Sol. Ang Pag-asa Island ay ang pangalawa sa pinakamalaking land feature sa West Philippine Sea, ang pinakamalaking isla na kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group, na pinamamahalaan ng local government ng Municipality of Kalayaan sa Palawan.